yung tao na sinasabi daw na umaman daw siya sa printing, pero hindi naman talaga totally printing yung ginagawa niya, like print ng mga ganito, craft ng mga ganito. Ang ginagawa lang din yon, nilalakihan lang niya yung mga patong nung kanyang binibentang mga materials tungkol sa printing. Although pasok pa rin, may tatawag mo pa rin na printing yung business niya, yun nga lang, nang-exploit siya ng mga tao na mga walang alam sa printing, kaya siya nakakabili ng mga kung anong abubot na mga nakakuha niya ngayon. At tandaan nyo, yung mga nanglalamang na tao, kagaya na itong mga middleman na yan, at yung mga nangpapatong ng mga malalaking presyo sa materials ng mga printing, may mga karma yan. Tandaan nyo, no? Mga nang-i-exploit. Meron lang tayong itatopic dito tungkol sa mga term na middleman or midman, at ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit bumababa yung presyuhan ng printing services. At huwag din kayong maniniwala sa isang tao dyan na sinabi niya na nakabili ng sasakyan, nakabili ng kung anik-anik na tungkol daw sa printing. So makinig muna kayo bago ang lahat, ang topic natin, middleman. Ito yung mga kumukuha ng sobrang daming project tapos ibinabato nila sa mga printing shop tapos nangungumisyon. Ibig sabihin, hindi talaga sila yung gumagawa pero meron silang cut dun sa certain pinaka-budget nung talagang magpapagawa. So kasi naisip ko, eto may nag-post, meron akong nakita sa isang group. Hindi ko nababanggitin yung group. Sabi niya dito, looking daw siya ng best offer. Meron daw bang dito yung piso print na colored, 5,000 pieces daw bulk order, trifold printing for my client. Ayan, legal size daw, 5,000 pieces daw na legal size na color, tapos ikakat pa ng tatlong piraso yung print, no, one side print lang daw. So parang ganito daw, no, meron pa siyang reference na tatlong piso daw colored, minimum 50 page. So huwag kayong magpapadala sa mga ganitong hunghang. Huwag kayong magpapadala sa mga ganitong hunghang na mga middleman na masyadong pinapababa yung printing na value. Isipin mo, no, naghahanap siya ng piso print, eh magkano na yung bond paper ngayon? Magkano na halaga ng bond paper ngayon? Gusto mo pa legal size, tapos ikakat pa, ipapakat mo pa ng tatlo. Eto, may mga printing shop naman kasi talaga na patay na patay sa mga customer. Yung tipong akala nila talagang mauubusan sila ng customer, kaya kahit magkano yung mababang bid ay talagang kinakamkam na nila, pinapatos na nila kumbaga. So agayan nito, no, 5,000 pieces tas naghahanap pa siya ng piso print. So kawawang kawawa yung mga printer head nyo kung ganitong deal yung gagawin nyo. Isipin nyo, pagod, materials, bond paper, ink, printer head, printer, syempre yun nga yung pagod, tapos yun nga yung pagod pa lang ikakat mo pa, diba? Kung may mga rim cutter ka, madali lang yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga medyo malalaking printer na printer shop, talagang kumahog to sa mga ganitong bulk order. Kaya bumababa din yung mga value ng printing, yung presyo ng printing, dahil sa mga may mga materials na kayang mag-provide ng mabibilis mag-print, na may-ari ng workforce printer, kasi napakadali lang mag-print dyan ng isang rim, yung 500 page, parang mga 45 minutes or something ganyan, matatapos na yung print doon, no, na 500 sheets. So ayan yung mga kumakamkam talaga ng mga ganito, pumapatos-patos. Pero isipin mo to, 3 pesos print, tapos color, tapos long, tapos ipapakat pa sa'yo, diba? Kung small time printing shop ka lang, ako, durug na durug ka dito, para ka lang ng trip sa mga business mo. So eto, clearly na eto para sa akin, clearly na middleman to. Maaring sa mga ganito kasi sa long, pwede kayong magpresyo dito. Sa tingin ko mga yung parang medyo pair. Tingin ko mga 12 siguro, 12 pesos, no, mga ganun. Sa tingin ko lang, estimated ko lang 'yon kasi dati kasi may workforce printer ako, no. Pero totally wala akong pakialam dun sa business na 'yon. Pero nakikita-kinita ko sila na parang ganun ata yung mga pinipresyo dati nung partner ko doon. And then sa mga mababagal yung printer, yung mga like Epson 121, kung papatusin nyo itong mga ganito, kawawa talaga kayo dyan kung pepresyohan nyo ng 3 piso isang print.
Pero kung mga mabibilis yung printer nyo, like mga Workforce, mabilis yan. Pero kung presyong 3 piso lang din, ay nako, parang mas paiging itulog nyo na lang yan, mapapagod pa kayo. Pero syempre may mga patos pa rin sa mga ganito eh. Ayan ha, kung magbi-business kayo, huwag nyong papatulan yung mga middleman na ganito, yung tipong nagpapababaan ng presyo. Kung mababa yung presyo na gusto sa inyo, maaaring malamang sa malamang hindi yan yung mga target nyong customer. Huwag kayong patay na patay sa mga customer. Magkakaroon at magkakaroon kayo niyan. Isipin nyo na lang yung quality ng inyong mga gawa. Post lang kayo ng post. Mag-isip lang kayo na mag-isip ng mga kaya ninyong i-craft na mga printing. At huwag kayong maniniwala dun sa isang yung tao na sinasabi daw na yumaman daw siya sa printing, pero hindi naman talaga totally printing yung ginagawa niya, like print ng mga ganito, craft ng mga ganito. Ang ginagawa lang din yon, nilalakihan lang niya yung mga patong nung kanyang binibentang mga materials tungkol sa printing. Although pasok pa rin, may tatawag mo pa rin na printing yung business niya. Yun nga lang, nang-exploit siya ng mga tao na mga walang alam sa printing, kaya siya nakakabili ng mga kung anong abubot na mga nakakuha niya ngayon. At tandaan nyo, yung mga nanglalamang na tao, kagaya na itong mga middleman na yan, at yung mga nangpapatong ng mga malalaking presyo sa materials ng mga printing, may mga karma yan. Tandaan nyo, no? Mga nang-i-exploit. Kasi isipin nyo, no? Mag-computan tayo dito. So, eto, mag-computan muna tayo dito, no? Halimbawa na lang ay sabihin natin na 3 piso ang parang pinaka-base niya dito sa 5K. So, eto nga, no? 5,000 yung ipapaprint niya. So, kung 3 piso yung isa, 5,000 times 3, 15,000 yung parang total mo na kikitain, no? Pero etong kung may pumatos sa kanya ng 3 piso, eto, for sure ako, para ka lang nagpagod dyan. Kasi magkano bond paper ngayon, magkano ink ngayon, yun, di ba? Yung 15,000 yan, ewan ko kung magkano lang makukuha mo dyan, kung sapat ba sa pagod yung ginawa mo. Ayan o, ganyan yung presyuhan sa printing, yung 3 piso na yan. Pero merong isang tao dyan na yumaman daw siya sa printing. Oo, tama naman talaga, pero sa pagbebenta at pagpapatong ng malaki. Kasi isipin mo yung Epson 121, 9,000, pero magkano lang talaga sa market, 5,400 lang. So walang kahirap-hirap, niresell mo lang yung isang produkto, nagkaroon ka na ng malinis na 3,600. Makabenta ka lang ng 10, meron ka ng 36,000, oh, 'di ba? Paano ka ba namang hindi yayaman sa pagpapatong ng malaki? Kung ikukumpara mo talaga sa legit na printing business, hindi yung pang-i-exploit ng pagbebenta ng printing materials, magkaiba yung dalawang yon. Although pasok pa rin sa may word na printing, pero magkaiba yung nagpi-printing business ka talaga, nagka-craft ka ng printing ng mga kung anik-anik na souvenirs kesa sa mga nagpapatong ng mga materials. At etong mga middleman naman, for sure ako, malaki yung budget niyan. Pero ito ha, sa tingin ko, 12 pesos siguro, one side print, tapos long, ikakat mo ng 3, 12 pesos would be a fair price na para sa akin ha, sa tingin ko ha. Tapos multiply mo yan ng, ayan, for sure yan, malaki-laki yung budget na itong nagpapagawa sa kanya. Kasi hindi naman to businessman ka, tapos maglalagay ka ng, pepresyo ka lang ng ganyan 3 piso. Napaka-imposible. At pliers yung pinapagawa nito. Kasi nga yung mga middleman, syempre kukubra sila dun sa pinaka-budget, no? Yung 60,000 yan, yan yung pinaka-budget. Kaya nag-aanap siya ng piso print. Eh di, ang laki nung nakubra niya, more than 50,000. Diba? Tas lalo na, halimbawa may pumatos ng 3 piso, no? 5,000 times 3, o 15,000 lang. Halimbawa sabihin natin yung budget nito ay 50,000 minus 15, eh di may 35,000 yung middleman nang walang kahirap-hirap, diba? Yan yung mga nang-i-exploit din eh, no? Diba? Grabe. Kaya mag-ingat kayo kung yung mga customer nyo ay mga middleman. Pero may mga middleman naman na pumipresyo ng tama talaga. Yung hindi lahat ha, may mga tropa-tropa o mga middleman dyan na pumipresyo naman sila ng sakto, na kahit pa paano may cut pa rin sila dun sa pinaka-kabuuan. Nauuso to ngayon eh, yung mga middleman eh. May mga middleman na talagang
sobrang mga exploit, may mga middleman na sakto, sana mataon kayo sa mga middleman na saktuhan pong presyo, no? Kagaya ng mga customer ko dyan, ng mga middleman, shoutout sa inyo. So, ayun. So, ipinakita ko lang sa inyo dito yung bad side ng printing business, no? May mga nang-i-exploit talaga. Kagaya na nga lang ng mga nagpapatong ng malalaking presyo sa mga printing materials. Kagaya nga nun, isipin nyo, sabihin natin yun nga, 9,000, no? Ulitin ko lang, ha? 9,000, tapos ang tunay lang na presyo ng printer, 5,400 lang. Kung may bumili sa'yo ng 10 piraso, walang kahirap-hirap, 30 mil na agad, di ba? So, kagaya nga nito, sabihin natin na 50,000 yung budget dito sa pagpapaprint ng flyers, tapos may pumatos na 15,000, 3 piso isa, easy 35,000, di ba? So kung ako sa inyo, huwag kayong papatos ng mga middleman na barat, at sa mga bumibili naman at gustong mag-start ng negosyo, no, bumili kayo sa tunay na presyo, suggested retail price. Huwag kayong magpapa-exploit sa mga kung sinong Poncho Pilato dyan, at may mga karma yung mga ganyan. Tandaan nyo, yung mga ganyan, may mga karma yan. Idol, Idol Rappi. Ayun, so bye-bye. Like, share, and subscribe. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento lahat ng porsyento, sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman. Ugali naghahal.